Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nagkasama-samang muli. At ito po ang pinakahuling Wednesday ngayong taong 2021. Huling Wednesday na rin ng buwan ng December. Meron po akong special announcement sapagkat ako po ay magpapaalam na para dito sa ating midweek service para magbigay daan sa permanenteng hahawak po nito. Ayan, kung inyo po natatandaan, temporarily po ay hinandel ng inyong lingkod noong buwan ng Agosto. Ito pong atin pong segment ng midweek service ng ang atin pong late president, Pastor Vincent Uliganga, ay napasok sa hospital dahil dun sa kanyang COVID experience. Ako po ang sumalo pansamantala pero naging pansamantagal. At nagkasama-sama po tayo. Ako, salamat po sa inyo. Salamat na sinamahan niyo po ako hanggang sa oras na ito at alam ko pong napagpala kayo at ako po'y napagpala din naman dahil nakita ko po yung inyong sipag, yung inyong tiyaga at talagang yung inyong pagpupursige. Totoong-totoo yung sinisigaw nating nagpapatuloy sa Diyos. Pero hindi naman ho ibig sabihin ako yung magpapaalam, tatapusin na po natin itong ating gawain na ito. Ito po yung magpapatuloy, samantala ang magpapatuloy ay another great leader ng ating Panginoon. Ayan. So magmula po sa Wednesday, unang Wednesday ng buwan ng Enero taong 2022, hindi na po ako ang inyong mga kasama, kundi ang ating bagong tagapanguna, ang bagong president ng MMIM, walang iba kundi si Pastora Marikita Mariano. Ayan. So kung paano nyo po sinuportahan ang inyong lingkod, kahit na pansamantala lamang na nakasama ninyo dito sa ating online midweek service, at kung paano nyo sinuportahan si Pastor Vincent noon, sana doble, triple pa yung ibigay nating suporta para kay Pastor Akit, para yung ating midweek service, at yung mga panahon na siya po ay makasama natin dito sa online na gawain, ay mapagpala kayo, mapagpala ako, tayong lahat syempre, ang buong MMIM at kasama yung mga kaibigan natin na sumusubaybay sa gawaing ito. Ayan, so medyo pahaba tayo ng konti dahil kailangan ng konting announcement. Ano po? Ganun pa man, sabi ko kanina, ito po ang huling Wednesday ng taon and usually kapag ka mga huling araw sa huling buwan ng taon ay iniisip na natin kagad New Year. Ayan, syempre ilang araw na lang, ano? Bagong taon na. Ang tanong doon, ready ka ba para harapin yung bagong taon? Ikaw ba ay excited or wala akong gana? Ayan, may mga taong gano'n, no? Depende ho yan sa kung paano nyo tinitignan yung future o yung panibagong taon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya siguro maganda po na ating tignan yung kinabukasan. Ayan, totoo po, nandito pa rin yung COVID. Totoo po na hindi pa tapos yung pandemya. Totoo po na may problema pa rin tayo sa ekonomiya at marami pa mga bagay. Pero sa gabi ito, ang gusto ko po ay bigyan kayo ng encouragement sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang atin pong paksa na pag-uusapan ay may pamagat na Your future in God is guaranteed. Ayan. So your future in God is guaranteed. Dito sa mundo, sa bangko, sa mga insurance company, sa kumpanya na iyong pinagtatrabuhan, sa pamilya o maging ikaw sa sarili mo, there's no guarantee para sa ating future. Pero sa Diyos, garantisado po ang atin pong future. Ayan. At yan po ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Samahan niyo po ako kung kayo po may mga Biblia. Basahin po natin mula sa Proverbs chapter 23 verse 18. Ang sabi po, there is surely a future for you and your hope will not be cut off. Ayan. So, Biblia po ang nagsabi na tiyak daw ay merong future hope para sa iyo, para sa akin. Naku, panghawakan na po natin yan. At yun daw ating hope o yung ating pag-asa, kailanman hindi puputulin. Yan. So kung ganyan ang garantiya na meron ka ngayon or kung wala at gusto mo na magkaroon ng ganyang garantiya, samahan niyo po ako sa loob ng mga 15 minuto pa, no, na akin pong pagpabahagi sa inyo
ng mensahe ng ating Panginoon. Don't worry po, I only prepare 3 important points mula po dito sa ating pag-uusapan. At ang layunin po ng inyong lingkod, ito po ay magbigay sa atin ng encouragement. Ayan, so isa-isahin po natin. Ang unang point po, siguro iisipin natin, ano kayang gustong bigyan ng diin ni Pastor dito? Well, of course, no? Kagaya po ng title natin, your future in God is guaranteed. Pero ang tanong, bakit? Well, because number one, this is based on His presence. Ayan. Alam nyo, kahit di natin nakikita ang Diyos, narito siya. Kahit na minsan di natin nararamdaman, narito siya. Kasi ang Biblia ang nagsabi, God is everywhere. Siya po ay omnipresent. Ayan. Nasa ibang bansa siya, nasa ibang kontinente siya, andito siya all at the same time. Nandun siya sa lugar na madilim, nandun din siya sa lugar na maliwanag. Walang na itatago sa kanya. Kaya nga, kahit na isekreto man natin ang ating mga gustong gawin sa buhay at akala natin ay walang nakakita, nagkakamali po tayo sapagkat ang Diyos natin ay wala po tayong maililingid sa kanya sapagkat lahat ay alam niya at lahat po ay nakararating sa kanya sapagkat naroon siya eh. Pag ginagawa natin yun, masama o mabuti, kasama natin ang Diyos. So, yung presensya niya ay atin pong garantiya, no? Garantiya na we will have a better future. Ayan. So, kung yung ating pangkasalukuyang buhay ay hindi maayos, wala tayong assurance ngayon, wala tayong, kumbaga, walang joy, kulang sa pera, kulang sa mga kagamitan, but if we take a look at what the Bible is telling us, yung guarantee po natin is not because of who we are or what we can do. Not because of yung ating nalalaman o yung ating credential, not because of the money in our pocket or in our banks, no? Kundi ang una po sa lahat na yung ating garantiya ay yung presensya ng Diyos sa atin. Ayan. So, kaya gusto ko pong malaman ninyo, no? Ngayon na tayo po ay papatawid ng taon. Iiwanan na natin ito ilang araw na lang mula ngayon. Ilang tulog na lang. Iiwanan na natin itong 2021 at nakatingin tayo sa 2022 at ang iba'y nangangamba dahil nandyan pa rin ang pandemic. Well, tumingin tayo sa Diyos sapagkat sa Kanya, yung ating future, may pag-asa, at yung ating future ay may katiyakan, garantisado dahil sa kanyang presensya. Ayan. Ikalawang bagay na gusto ko pong makita natin is that this is based on His promise. Ayan. Yung talata na binasa natin kanina sa aklat ng Proverbs ay isang pangako ng Diyos. At kung ating pong bubuklatin ang Biblia, mula unang pahina sa aklat ng Genesis hanggang dun sa huling pahina, doon sa aklat ng Revelation, ay sangkaterba po ang mga pangako ng Diyos. May mga taong tamad at ayaw magbasa ng Biblia sapagkat sabi nila, puro utos lang naman ang mababasa ko dyan eh. Puro utos ng Diyos. Gawin mo to, gawin mo yan, wag mong gawin ito, wag mong gawin yon. Totoo naman po na marami pong utos ang Diyos kasi nga, yun ang kanyang gabay sa atin at gusto niyang tayo po ay mamuhay nang naayon sa Kanya, mamuhay ng matuwid at karapat-dapat sa ating Panginoon. Pero ang pagkakamali ng iba, hindi po puro utos lamang ang nakalagay sa Biblia. Ang katotohanan, ang Biblia po ay naglalaman ng sangkaterbang mga pangako ng Diyos na kapag atin pong binasa one by one, alam nyo kung anong nakakatuwa? Ang nakakatuwa po ang Diyos, hindi nangangako at napapako. Lahat ng pinangako ng Diyos noon ay karamihan po doon nagkaroon na ng katuparan. At may mga pangako pa siya na matutupad pa lamang in the future. Kaya dapat excited tayo kasi pag inisip natin yung track record ng tao na nangako, hindi pumapalya eh. Aba, dapat excited tayo kasi yung promise niya, i-deliver niya, gagawin niya, titiyakin niya, ika nga, no? Sabi nga ng Biblia, He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Ayan, so, siya na nangako sa atin,
Eh, una sa lahat, nandyan siya eh. Hindi nga tayo iniiwanan eh, di ba? So, matatakot ka pa ba? Mangangamba ka pa ba patungkol sa iyong bukas? Huwag na nating i-entertain yung pangamba na yan. Hindi ko po sinasabi na huwag nating pansinin yung COVID. Hindi ko po sinasabi na kalimutan na natin yung mga health protocols na yan. Hindi po, bilang isang responsableng tao, kinakailangan gawin po natin yung ating bahagi. Ano yung ating bahagi? Una sa lahat, sumunod tayo sa Diyos. Gawin natin yung ating mga duties bilang mananampalataya. Tayo po'y magpatuloy sa pananambahan. Tayo po'y patuloy sa pananalangin. Tayo po'y patuloy sa fellowship. Nako, yung mga absinero at absinera po dyan sa mga simbahay. Magbago na tayo. Pagpasok ng 2022, sana magpakita na po tayo. Kung medyo missing in action tayo noong 2021, ay magbago na tayo kasi yung fellowship mahalaga po yan. No? Ano pa? Magpatuloy po tayo doon sa atin pong ministry. Yung ating paglilingkod, yung discipleship. Eh, mahalaga po yan, ano po, na tayo'y sinasangkapan. At yung simbahay, isa ho yan sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ngayong pandemya na dahil dyan, we become closer. At least, yung pong mga madalas na umaaten, ano po. Pero yung mga hindi nagpakita unabis, nako, eh hindi po ako galit sa inyo. At hindi rin namin kayo kinukondem. Pero gusto ko palang iparealize sa inyo that you are missing a lot, no? Malaki po talaga yung nawawala sa inyo. Kaya sumali na po kayo. Siguro yung iba sinasabi nila, Pastor, hindi po ako techie. Hindi po kailangan maging techie. Kung kayo po ay nakakapag-Facebook, pwede rin kayo doon. Kung kayo po ay nakakanood ng YouTube, pwede kayo doon. Mas mahirap pong manood ng YouTube kaysa sumali doon sa simbahay. Ano po? So, kaya gusto kong samantalahin itong pagkakataon na ito dahil doon, bawat pangako ng Panginoon ay atin pong napagbubulay-bulayan para maibahagi sa isa't isa. Yan. So, yung mga pangako ng Diyos, ha, marami po dyan ay pwede nating panghawakan kung tayo po ay merong big O. Ano yung big O? Obedience. Yan. Kung tayo po ay susunod, pwede nating panghawakan yung pangako niya. Pero kung tayo hindi sumusunod, pero lagi lang natin sinasabi, ito naman pinangako ng Diyos sa akin, aba, eh, mahiya naman tayo sa Diyos. Ano ho? Gusto lang natin tanggap ng tanggap. Sa kabila ng lahat na tayo po'y maraming pagkukulang at hindi tayo tapat, nakita ba natin how faithful God is? Kasi nga, totoo siya sa kanyang pangako. At pag pinangako niya, gagawin niya. Kaya sana po mag-mature naman tayo at tayo naman ay talagang bilang pasasalamat doon sa kabutihan, sa kaligtasan, sa faithfulness ng ating Panginoon sa atin. Eh, bago natin panghawakan yung kanyang mga pangako, ibigay din naman natin yung ating pinakamabuti sa kanya. Yan. So that's the second thing. This is based on His promise. Pangatlo po at panghuli, no? Sabi natin kanina, this is based on His presence. Second, this is based on His promise. Pangatlo at panghuli, this is based on His power. Ayan. Yung pong garantiya na meron tayong maayos na bukas, meron tayong pag-asa at meron tayong aasahan sa araw ng bukas, ay nakabase po dun sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihan, kayang-kaya niya, kahit mga bagay na imposible sa atin, mga bagay na hindi natin kayang gawin, kaya niya. Yung mga bagay na mahirap para sa atin, kahit pagtulong-tulungan pa ng lahat ng tao, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kahit sabihin, napakatalino na ng tao ngayon. Kahit sabihin, advanced na ang technology ngayon. Kahit sabihin, halos lahat ng bagay ay kaya na ng tao ngayon. The truth of the matter is, only God is omnipotent. Siya lamang ang tanging pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya naman, kanino ka pa magtitiwala? Kung bukas, hindi tiyak, ayon sa mga namumuno sa gobyerno? Kung ang bukas, hindi tiyak, ayon sa mga great powers nitong mundo na ito? Kung ang bukas ay hindi tiyak, ayon sa kumpanya na iyong pinapasukan, eh, piliin na natin, magtiwala tayo sa Diyos. Piliin na natin, panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Piliin na natin, sumama tayo sa Diyos kung saan siya gumagawa na. At sabayan natin siya. Naku, lalo na po, ang pinag-uusapan dito, yung paggawa, ano ho?
Aba, ang isa hong medyo nakalimutan ng maraming mananampalataya ngayon ay yung paggawa sa ubasan kung saan tayo po ay mag-harvest. Ayan. So, ang taong 2022, I am excited sapagkat organizationally speaking, sa susunod na Wednesday, abangan nyo po, i-announce ng atin pong Pastor Akit Mariano kung ano po ang magiging tema ng MMIM for 2022. And excited na rin siguro kayo. Ano kaya ang isisigaw ng MMIM next year? Hindi ko po agawan si Pastor Akit. Siya po ang mag-a-announce niyan sa atin. At exciting po yung bagong yell natin, bago nating isisigaw. And I pray na yung sigaw na yan ay maging makatotohanan sa iyo, sa akin, sa ating lahat habang tayo po ay kumakapit dun sa Diyos na makapangyarihan at atin pong i-exercise yung power na ibibigay at ibinibigay din ng Diyos sa atin. Ayan. Kaya naman, nako, nakakatuwa. Ano ho, paalala ko lang na ngayong panahon na ito, ilang araw na lang, magse-celebrate po tayo ng bagong taon. Iwasan po natin, ano, yung mga estilo ng mundo. Ano yan? Yung mga nagpapaputok. Kahit na ba sabihin may pera kayo, panghinayangan naman natin yung pera na ginagamit natin dyan. Kasi sumasabog lang eh. Sayang. Baka makadisgrasya pa kayo ng kapwa. At masisira po yung ating atmosphere, no? Yan po ay pollution, hindi lang sa hangin, maging yung tunog, no? Napansin nyo ba na talagang may mga natotroma dahil dyan sa mga paputok na yan? Kaya we can still celebrate ng isang maganda at maayos yung panahon ng bagong taon na hindi tayo kailangang makiayon dyan sa mga paraan na yan, ano? Why don't you shout and sing for joy sa ating Panginoon or shout in prayer sa ating Panginoon. Subukan nyo po, baguhin natin. And I'm sure hindi nyo po pagsisisihan. Ano ho? Bakit? Makapangyarihan yung tinatawag natin. Yan ang pinakamalaking pasabog, ika nga, sa buhay natin kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya at aasahan natin yung Kanyang kapangyarihan. So, kung titignan natin at irarap up po natin itong ating napag-aralan sa gabing ito, itong kalagayan natin ngayon, yung nangyari kahapon, nangyari noong nakaraang taon, noong mga nakaraang taon, tapos na po yun. Maraming luha ang ating iniyak, no? Maraming mga kalungkutan ang ating naranasan at nadama. May mga kagalakan din. Pero kapag tumitingin tayo sa araw ng bukas, sa susunod na taon, wala pong garantiya eh. At ang iba nga'y natatakot at sinasabi nila, naku, baka mamaya maulit na naman yung nangyari nung nakaraang taon na nag-lockdown na naman. Hindi ho, imposible yan. Pwede ho talagang mangyari yan. Pero sa kamay ng Diyos, kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, meron pong garantiya. May pag-asa. Ang akin pong pamanhik at hamon sa ating lahat, tayo po ay tumawid ng 2022 na nakangiti. Ano man ang kalagayan nyo ngayon? Kung kayo may sakit, kung kayo po ay may pangangailangan, kung kayo po ay may problema, yung pag-asa natin ay nasa Diyos. Kaya tayo kumapit sa Kanya, manghawakan tayo sa Kanyang mga pangako sapagkat natitiyak po natin walang bagay na imposible sa Kanya. At ang nais ng Diyos, pagtawid natin ng 2022, tuloy-tuloy lang ang buhay. No? May COVID man o nandiyan pa man yung pandemic o wala, naniniwala po ako na yung purpose ng Panginoon dapat yun ang mangingibabaw na nangyayari, nagaganap. Lalo na po yung vision, yung pangitain na binigay ng Diyos sa atin bilang isang church, bilang isang kawan niya dito sa MMIM. Yun po ang ilagay natin sa ating puso at sa ating isipan. Ayan. So salamat po. Naku, salamat ng maraming po. Ano ho, para dun sa mga hindi ko pa nabati, belated, Merry Christmas. Anyway, araw-araw po ay Pasko para sa atin. And advance, Happy New Year po sa ating lahat. Ingatan po yung ating mga kamay, umiwas tayo sa paputok, umiwas tayo dun sa mga taong nagpapaputok, lalo na po yung mga may baril at gumagamit po ng pagpapaputok ng baril. Nako, sana'y walang madisgrasyang mga tao dahil sa ligaw na bala. Ayan, so salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at ako po'y nagagalak na nagkasama-sama tayo kahit sa maiksing panahon lang dito po sa ating midweek service. At nawa, ngayong gabi, kayo po'y napagpala. Kaya ito ang aking iiwanan sa inyo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.
at naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.